Parallel World Pharmacy. Kung naghahanap ka ng isang anime na magaan, walang masyadong stress at mabilis lang panoorin, ang may re-recommend ko ay itong Parallel World Pharmacy. Tungkol ito sa isang lalaking obsessed sa trabaho kaya namatay sa sobrang pagod. Nag-reincarnate siya sa ibang mundo. Well, hindi ko pala sure kung reincarnate nga ba ang tawag doon o na-possess niya lang ang katawan dahil hindi naman siya baby noong nagkamali siya bilang isang 10 taong gulang na si Pharma. Nagising siya sa isang pamilya na kilala sa medicine field. Nalaman niya na nabigyan din pala siya ng biyaya ng Diyos ng medisina para makalikha ng kahit anong bagay sa pag-iimagine lang dito at nagagamit din niya ang iba't ibang klase ng elemento katulad ng tubig, yelo at marami pang iba. Tila may X-ray vision din siya katulad ni Superman. Ginamit niya ang kapangyarihan niya at kaalaman sa modern medicine para magligtas ng maraming tao sa pamamagitan ng paggawa ng mga gamot. Noong una, ang akala ko ay isa na namang harem anime ito na lahat na lang ng mga babae ay bigla na lang magkakandara pa sa iisang lalaki, pero wala palang romance dito na para sa akin ay mas okay dahil focus lang ang kwento sa ability ng bida. Mas gusto kong nakakapag-inspire siya ng ibang tao kaysa nakakapangakit ng mga babae at magkaroon ng harem for no reason. Pero sana, kahit isa man lang na love team ay magkaroon siya. Hopefully, sa second season, kung magkakaroon man, ay malaki na siya. Nakakaiyak yung mga part na sobrang desperate at hopeless na ng mga tao sa paligid ng bida, pero tila ba isa siyang liwanag na nagbibigay ng liwanag sa iba. Lalo na at sa anime na ito, parang ang mga mayayaman lang may karapatang mabigyan ng Athens yung medical. Iyon ay dahil mahal daw ang mga gamot at mas lalo na ang pagpapakonsulta sa mga doktor. Pero ang weird lang na kung hindi na raw makakagamit ng Divine Arts si Pharma sa umpisa, itatakwil daw siya ng pamilya niya. Tila requirements daw iyon para maging isang noble. Parang imposible naman na sa buong pamilya, talented lahat. For me, parang ang lupit na rule naman noon. I highly recommend this anime dahil hindi siya nakakatamad panoorin, may sense ang bawat eksena, mature mag-isip ang bida at overpower pa. Iyon nga lang, siguro after a week ay makakalimutan mo rin siya. Maganda naman ito pero hindi sobrang remarkable para sa akin. Siguro dahil maikli lang ito at may 12th episode lang. Ang rating ko para rito ay 7 out of 10.